Evan. Thank you.
Good morning po sa ating lahat. Ayan, tayo po lahat ay makatayo na. Ayan, tunay nga na patuloy natin na nararamdaman ang pag-ibig ng Panginoon. Amen po ba? Pangalan mo.
Panginoon ay lalo na sa amin, Panginoon. Salamat, Lord, sa lahat. Ganoon na rin, Lord, sa mensahe, Panginoon, na aming pong marinig, Panginoon, ngayon. Sa muli po namin pagkanta, Panginoon, tunay nga na napakabuti, Lord, na inyong pong pag-ibig sa amin, Panginoon. Patuloy kami nga awit sa inyo, Panginoon. Morning. Sound test. Para po sa salita ng Diyos na ating pagbubulay-bulay ngayong umaga, buksan po natin ang ating Bible sa Hosea o Oshias, chapter 1, verses 2 and 3. Then chapter 3, 1 to 5. Okay, sige po, sabay-sabay nating basahin. Mag-asawa ka ng isang masamang babae, magkaanak ka sa kanya, sapagkat ang buong bayan ay nagpakasama at nagtaksil sa akin. Tumalima naman si Oshias at napangasawa niya si Gomer, na anak ni Diblaim. Sa verses chapter 3, I think di ko na ilagay dyan, no? 1 to 5, sinabi sa akin ni Yahweh, umalis kang muli at ipakita mo ang iyong pag-ibig sa iyong asawa, bagamat siya'y nangalo niya o nangangalo niya, sapagkat mahal pa rin ni Yahweh ang Israel, kahit na sumamba sila sa iba't ibang mga Diyos at laging naghahandog sa mga ito ng tinapay na may pasas. Kaya't binili ko siya sa halagang 15 pirasong pilak at 150 kilong sebada. At sinabi ko sa niya, manatili kang tapat sa akin, huwag ka nang mangalo niya at makipagtalik pa sa ibang lalaki. Ako ay magiging tapat sa iyo, sapagkat ang mga taga-Israel ay mamumuhay na walang hari at walang pinuno sa loob ng mahabang panahon. Mawawalan din sila ng mga handog, asera, epod at larawan ng mga Diyos-Diyosan. Pagkatapos, magbabalik loob sila kay Yahweh na kanilang Diyos at kay David na kanilang hari sa mga huling araw. Nanginginig silang lalapit kay Yahweh at malalasap nila ang kanyang kabutihan. Tayo po'y saglit na manalangin. Salamat po dakilang Diyos sapagkat ikaw ang Diyos ng unang umibig sa amin at ang iyong pag-ibig ay hindi nagmamaliw. Sa umagang to, Panginoon, sa mga salita mong aming pagbubulay-bulayan, patuloy ka po magturo, mangusap, magpakahayag sa amin, Lord God. At tulungan mo pong maunawaan namin sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu ang mga katotohanan ito, O Diyos, at maipamuhay namin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Okay, good morning po. At patuloy nating tinatalakay ang paksang God's love sa buwang ito ng
Pebrero, no? Sabi nga sa awit, learning to love yourself is the greatest love of all. Sino kumanta noon? Si Whitney Houston, no? Tama ba? So, learning to love yourself is the greatest love of all. Tama po ba yon? Tama po ba yon? Kung titingnan nyo, selfish love, no? Learning to love, pag-aralan mong mahalin ang sarili mo, is the greatest love of all. Ang tawag ko ron ay selfish love, makasariling pag-ibig. Ang paksa po natin ngayon is, God's love, the greatest love of all. Kaya siguro yung tamang pagkanta ng kanta ni Whitney Houston, learning the love of God is the greatest love of all. Siguro pag kinanta nyo sa video, okay, palitan nyo. Learning the love of God is the greatest love of all. Amen mo ba? Hindi yung learning to love yourself, hindi po yun ang tama, no? God's love is the greatest love of all. Ito po yung ating pag-aaralan ngayong umaga. Medyo dramatic po itong istorya ni Hosea, no? So, ang Northern Kingdom ng Israel ay nagtaksil sa Diyos through idolatry. Bagamat sila ay bayang pinili ng Diyos, pero sila ay sumamba sa iba't ibang Diyos-Diyosan. So, at because of this spiritual adultery, ay merong nakahandang parusa ang Diyos, but still, yun ang maganda rito, no? But still, mahal sila ng Diyos, no? The Lord never stopped loving them. Yun ang maganda rito, no? Bagamat sila'y nangalo niya spiritually, pero hindi nagwakas ang pag-ibig ng Diyos sa kanila. At ginamit ng Diyos ang domestic experience ni Hosea, o ni Osias, to illustrate yung kalalagayan ng Northern Kingdom ng Israel at yung greatest love of God. Ginamit na ilustrasyon yung domestic experience, yung karanasan ni Hosea, para ipakita yung larawan ng Israel at yung dakilang pag-ibig ng Diyos. Kaya nga sabi ko sa inyo, medyo dramatic itong kwentong ito, no? Medyo dramatic. At ito rin yung nagpapakita ng dakilang pag-ibig ng Diyos. Mga kapatid, naranasan niyo na ba na kayo'y saktan ng sino man with an instant, intense pain and hurt? Nakaranas na ba kayo ganun, ng ganun? Talagang, paano sasabihin yun? Intense pain and hurt. Yun talagang nasaktan kayo. Sugatan ng puso. Durog ang puso. Naranasan niyo na po ba yun? Siguro yung mga nagka-UTI, no? Yung mga umibig tapos iniwan. Talagang durog ang puso, no? So, dito makikita natin yung ang Diyos mismo nakaranas nito, no? With an intense hurt and pain sa mga bayang pinili niya o sa bayang pinili niya. Pero, in spite of this, makikita natin yung dakilang pag-ibig ng Diyos. God's greatest love. And this is the greatest love of all. Una, ayaw uli. Ayaw. Ah, wala sa TV. Pareho pala TV. Una,
ay makita natin yung pag-ibig ng Diyos is unconditional. Ano ba nauna? Tagalog, English. Ayun. Ang pag-ibig ng Diyos ay walang kondisyon. God's love is unconditional. Basahin natin yung talatang 2. Mag-asawa ka ng isang masamang babae upang magkaanak ka sa kanya sapagkat ang buong bayan ay napakasama at nagtataksil sa akin. Anong utos ng Diyos kay Hoseas? Mag-asawa ka ng masamang babae. Pambihira. Inutusan ng Diyos si Hoseas na mag-asawa ng masamang babae. Pero may layunin, sapagkat ang buong bayan ay nagpapakasama at nagtataksil sa akin. So yung idolatry, pagsamba sa Diyos-Diyosan, ay nagbubunga ito ng another sin. Another sin, no? Verse 3, tumalima naman si Hoseas at napangasawa niya si Gomer na anak ni Diblaim. Masunurin si Hoseas at tumalima siya at napangasawa niya si Gomer. Kala ko yung Gomer, lalaki, kasi merong Gomer sa amin, lalaki. Yung Gomer sa Bible ay babae. Anak ni Diblaim, at ito ay isang prostitute. Mag-asawa ka ng masamang babae para magkaanak ka. Tumalima naman si, napakamasunurin ni Hoseas, no? At napangasawa niya ang isang prostitute na si Gomer. Sa English, go take to yourself an adulterous wife and children of unfaithfulness because the land is guilty of the vilest adultery in departing from the Lord. Go, he married Gomer, daughter of Israel. So, parang unfair, no? Parang napaka-unfair. Si Gomer ay isang tapat na lingkod ng Diyos. Ay, si Gomer. Si Hoseas, isang propetang lingkod ng Diyos, a righteous man, pero inutusan siya ng Diyos na mag-asawa ng masamang babae. At siya naman ay sumunod. Chineris niya itong babaeng ito, minahal niya, nirespeto niya, na marahil ay before ay hindi naranasan ni Gomer itong pagbibigay ng dignity, ng respect, ng pag-ibig. Marahil hindi ito naranasan ni Gomer before. Pero sa kabila ng pagmamahal ni Hoseas, si grew dissatisfied. Hindi pa rin siya satisfied. Hindi pa rin siya satisfied. So, kaya ang ginawa niya ay na-involve siya sa panibagong adulterous activities. So, sa sumunod ng mga kwento, sa chapter 1, chapter 2, ay nakisama si Gomer sa iba't ibang lalaki at nangalo niyang muli. Inabandon niya si Hoseas. So, parang napaka, titingnan natin, parang napaka-unfair ng Diyos, no? Pero, ito po'y ginamit lang ng Diyos para magbigay siya ng ilustrasyon. Nagkataon lang si Hoseas ang kanyang nagamit na isang tapat na lingkod niya. So, ini-illustrate nito yung kondisyon ng bansang Israel. Ang bansang Israel ay hinango ng Diyos sa pagkaalipin at pinalaya. So, at kung titingnan po natin, kung i-apply din natin sa ating buhay, tayo rin ay mga taong nasa kasalanan before. Maaring yung iba hindi masyado, pero yung iba ay talagang nasa lugmok ng kasalanan before. Pero kinuha tayo ng Diyos, hinango tayo ng Diyos, minahal tayo ng Diyos, at marahil hindi natin naramdaman yung pagmamahal na ito before, kinalinga tayo ng Diyos, sinagot yung napakaraming panalangin natin,
Minahal tayo ng Diyos unconditionally. Sino kayo? Sino ako para mahalin ng Diyos? But minahal tayo ng Diyos unconditionally. Pero ang nakalulungkot nga, sometimes para tayo mga Northern Kingdom ng Israel, in spite ng pag-ibig, pag-cherish sa atin ng Diyos, sometimes we grew dissatisfied. Parang hindi tayo satisfied sa pagmamahal ng Diyos, kailangan ko pa ang pagmamahal ng mundo, kailangan ko pa ang pera, kailangan ko pa ang ganito para ako'y masatisfied. Pero still, God loves us. Pero huwag nating kakalimutan na ang pag-ibig ng Diyos, kaya mahal tayo ng Diyos, pero sa Hebrews 12, nagdidisiplina ang Diyos. Dito ay ready for judgment ang Northern Kingdom. Nagbigay lang muna ang Diyos ng ilustrasyon through the life of Hoseas. Hosea. So, para ipakita na yung pagkakamali ng bansang Israel at yung pag-ibig ng Diyos. In spite ng pangangalo niya ni Gomer, mahal siya ni Hoseas. At in spite ng pangangalo niya ng bansang Israel, mahal sila ng Diyos. And in spite ng pangangalo niya natin, in spite ng ating pagpapakasama, in spite ng ating paglayo sa Diyos, still, God loves us. Unconditionally. Unconditionally. Sabi nga, no amount of pain, wealth, achievements, or public applause ever takes place of God's love. Hindi pwedeng palitan ng anuman ang pag-ibig ng Diyos. Kahit kayo nagkakamal ng karangalan, ng tagumpay, ng pera, pero kung ang pag-ibig ng Diyos ay malamig sa puso natin, ano sabi ng Panginoon sa Revelation 2? Isusuo ka kita. Ibig sabihin, there is judgment. There is judgment. Pero still, yung pag-judge ng Panginoon, may pagmamahal pa rin, no? Parang yung magulang na pumapalo sa anak. Nakakita na kayo ng yung walang taros na pagpalo? Walang taros na pagpalo ng magulang na walang pag-ibig. Pero yung magulang na may pagmamahal, pinapalo ang anak pero nakayakap. Nakakita na kayo ng magulang na nakayakap, pinapalo yung anak. Malakas ba yon? Hindi makakalakas ng palo eh. Dahil nakayakap, hindi katulad no. Ganun yung pagmamahal ng Diyos. Meron siyang judgment pero may pagmamahal. Hindi para tayo'y, kundi para tayo magbalik loob sa Kanya. God's love is unconditional. At ang sabi nga, the absence of God's love is the explanation of the unhappiness and restlessness of vast multitude of people today. Yung kawalan ng pagmamahal ng Diyos sa puso, sa buhay ng sinuman, ito ang dahilan bakit maraming taong walang kaligayahan, walang kapayapaan, hindi masaya ang buhay, at restless. Ano sa Tagalog yun? Walang, hindi mapakali. Bagabag yun, bagabag. So, pero kung punong-puno tayo ng pagmamahal ng Diyos sa puso, sa buhay natin, ito yung mga maliligayang tao sa mundo. No amount of success, pain, treasure na maipapalit natin sa pag-ibig ng Diyos. God's love is unconditional. Pangalawa, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagbabago. God's love is unchanging. Chapter 3, verse 1, sinabi sa akin ni Yahweh,
umalis kang muli at ipakita mo ang iyong pag-ibig sa iyong asawa bagamat siya'y nangangalo niya. Sapagkat mahal pa rin ni Yahweh ang Israel, kahit na sumamba sila sa ibang mga Diyos at laging naghahandog sa mga ito ng tinapay na may pasas. Hindi na natin binasa yung chapter 1, chapter 2, yung kabuuan ng chapter 1 at chapter 2. Pero sa kwento, katulad na sinabi ko kanina, muling bumalik sa pangangalo niya itong si Gomer. Hindi siya nasatisfied sa pagmamahal ni Hoseas. Nakisama siya sa maraming lalaki. Hindi lang isa, no? Nakisama siya. Nangalo niya siya. Pero, anong sabi ng Diyos kay Hoseas? Umalis kang muli at ipakita mo ang iyong pag-ibig sa iyong asawa bagamat siya'y nangangalo niya. So, ito yung amazing command ng Diyos kay Hoseas. Go, show your love to your wife again. Despite the intense pain and hurt, ganong kasakit nito? Ganong kasakit nito? Kung baga sa mga kabitenyo, naiputan ka. At yung kultura sa bansa natin, pag ang lalaki nangalo niya, parang culturally, hindi masyadong masama. Pero pag ang babae ay nangalo niya, parang pagkasama-sama. Pero the same po yun, no? Culture lang natin yon. Yung nangalo niya yung lalaki, yung nangalo niya yung babae, parehong masama. Parehong masama. Pero sa culture natin, parang mas masama yun sa babae, no? Pero pareho po yun. Pero sa kabila ng intense, ganong kasakit nito? Ganong kasakit nito? Kaya maraming talagang yung iba ay nagkahiwalay, yung iba ay hanggang sa dumanak ng dugo, yung iba talaga ay pumatay. Nabalitaan yung kailan ba yun? Parang December ba yun o November? Yung pulis ay binaril yung kanyang kapwa pulis sa compound ng PNP. Saan nga ba yun? Sa Manila. Compound ng PNP, binaril niya mismo yung kapwa niya pulis. Ang dahilan, selos. Parang kinakalo niya nung pulis na pinatay, yung asawa nitong pulis na pumatay. Talagang ganun nga ang mangyayari. Ganun nga ang mangyayari, no? So, at kay Hoseas naman, hindi niya hinanting yung mga nangalo niya sa misis niya, hindi niya hinanap ang misis niya para saktan patayin, pero ang sabi ng Diyos, go, show your love to your wife again. So, napakaliwanag ng mensahe ng Diyos, no? Napakaliwanag, no? Kapag nireject natin ang Diyos, the same pain na nararanasan ng tao na kinalo niya siya, the same pain na nararanasan ng Diyos. Pero sa kabila nito, mahal pa rin tayo ng Diyos. So, God's love is unconditional, God's love is unchanging. Hindi nagbabago ang pagmamahal ng Diyos. Totoong kahit tayo magpakalayo-layo, magpakasama-sama, hindi nagbabago ang pag-ibig ng Diyos. Yun nga lang, may judgment ang Diyos, no? Parang, ano ba sinasabi sa Bible? Pwede natin gawin ang lahat ng bagay, pero hindi lahat mabuti. Parang ganito rin yung implication, na mahal tayo ng Diyos kahit anong gawin natin, hindi nagbabago yung pagmamahal ng Diyos, pero hindi mabuti. Maaring may ginagawa tayong hindi mabuti at hindi nakalulugod sa Diyos. Hindi nagbabago yung pagmamahal ng Diyos. Hindi nagbabago. Mahal pa rin tayo ng Diyos. So, naalala ko isang kwento.
na isang anak na lalaki ay laging gumagawa ng kasalanan again and again, laging napapatrouble. Itong kanyang tatay ay laging nagpipiyansa sa kanyang anak. At halos naubos na yung kanyang savings sa kapipiyansa sa mga kaso ng kanyang anak. Sabi ng kanyang kapitbahay, "If that were my boy, I would forget him." Kung siya'y anak ko, kakalimutan ko na siya. Pero ang sagot ng tatay, "If he were your boy, I would forget him too. But he is my boy." Kung yan ay anak mo, talagang kakalimutan ko, pero hindi mo yan anak, eh, anak ko. Alam niyo, parang ganun din tayo sa Diyos. God's love never changes. At hindi tayo kinakalimutan ng Diyos na tayo mga pinili niya, tinawag niya. Hindi tayo kinakalimutan ng Diyos. Yun nga lang, hindi lahat ng ginagawa natin mabuti, nakalulugod sa Diyos, at minsan nasasaktan natin ng Diyos with an intense pain and hurt. Pero still, mahal pa tayo ng Diyos. Pero, paalala ko, hindi lahat mabuti, at doon sa hindi natin mabuting ginagawa, merong judgment ang Diyos. Basahin niyo pag-uwi niyo yung Hebrews chapter 12, verses 5 to 8. "Anak ko, nakalimutan mo ba yung aking pangalan sa iyo? Pinapalo ng Diyos sa mga iniibig niya. Sinong anak na pag nagkasala, hindi pinapalo ng kanyang mga magulang? Kayo pa kaya na mga anak ng Diyos?" So, yung discipline na yun ng Diyos, yung judgment na yun ng Diyos, ay may pagmamahal. Kaya, totoong hindi nagbabago ang pag-ibig ng Diyos, pero yung buhay natin nagbabago. Pag malayo tayo sa Diyos, hindi maayos ang buhay natin, hindi tayo masaya, at may disiplina nga ang Diyos. May disiplina nga ang Diyos, no? So, hindi po, ano tawag dito, balance po ang Bible, no? Tanda natin, God is love, pero God is also a just God. Siya ay Diyos ng pag-ibig, pero siya rin ay Diyos na matuwid. Kung tayo nagkakamali, marapat lamang na tayo ay disiplinahin ng Diyos. Marapat lamang. Pangatlo, makita natin dito, God's love is sacrificial. Ay, nawala uli doon. Ang pag-ibig ng Diyos ay sakripisyo. Hindi ko alam kung tama yung Tagalog ko. Ha? God's love is sacrificial. Wala. Ah, nawala English? Ah, nauna English dito. God's love is sacrificial. Ang pag-ibig ng Diyos ay sakripisyo. Sabi sa, "Humayo kang muli at patuloy mong ibigin ang iyong taksil na asawa, bagamat siya ay nakipagkaibigan sa iba." Ah, ba't ganun? Teka, mali ako ng pindot. Ayun. Kaya binili ko siya sa halagang 15 pirasong pilak at 6 na kabang sebada, at sinabi ko sa kanya, "Makikisama ka sa akin ng maraming araw, huwag ka nang magpakasama o paangkin sa ibang lalaki." So, ang ginawa ni Hoseas, hindi lang niya pinuntahan ang kanyang asawa, hinanap, ano pa? Ang sabi ay, binili niya. Saan na ba yun? Ayun. "Manatili kang tapat sa akin, huwag ka na mangangalo niya. Ako'y magiging tapat sa iyo." Sa verse 2 pala. "Kaya't binili ko siya sa halagang 15 pirasong pilak at 150 kilong sebada." Alam niyo ang halaga noon sa panahon natin, o sa panahon nila, ay isang taong sweldo ng isang laborer.
isang taong sweldo. So, bilin mo siya at binili niya nga ng sacrificial. Bantang mo isang taong sweldo, bibilhin mo yung taong nagbigay sa iyo ng sakit, ng damdamin. So, binili nga ni Osias at muli siyang nakisama sa babaeng nangangalo niya. At ang sabi niya, manatili kang tapat sa akin, huwag ka nang mangangalo niya o makipagtalik pa sa ibang lalaki. Kaya, sacrificial. Pero, tulad na sinabi ko, ito ay ilustrasyon ng Diyos. Sa kabila ng kataksila ng bansang Israel, eh, ganun na lang niya minamahal ito sacrificially. At ganun din, ito ay nagpapakita rin ng future ng love ng ating Panginoon na sa kabila ng ating karumihan, sa kabila ng sino man tayo, binili tayo ng mahalagang dugo ng ating Panginoong Jesus sa krus sa bundok ng Kalbaryo. We are the recipient of God's love. We are the recipient of the love from the Heavenly Father. Binili tayo ng priceless ng dugo ng ating Panginoong Jesus. Sacrificial. At kung tayo'y nagkakamali at nagkakasala, nagsasakripisyo pa rin ang Diyos sa atin. Still, mahal pa rin tayo ng Diyos. At ang Diyos ay gumagawa pa rin ng kaparaanan sa kabila ng siya'y nasasaktan. Kaya, mga kapatid, ito yung pagmamahal sa atin ng Diyos. Sino kayo at sino ako para mahalin ng Diyos? Pero minahal tayo ng Diyos unconditionally. Mahal tayo ng Diyos at hindi nagbabago yung kanyang pagmamahal, at mahal tayo ng Diyos sacrificially. Kaya, saan ka pa? Hahanap ka pa ba ng ibang magmamahal? Hahanap ka ba ng iba pang magbibigay ng satisfaction sa buhay mo? Kasi minsan hindi nakikita ang Diyos na parabagang hindi nadadama ang pero hindi man natin nakikita ang Diyos, pero yung pagmamahal niya ay talagang totoo. God's love is the greatest love of all. Amen po ba? Learning to love of God is the greatest love of all. Kaya pag kinanta niyo yung tabidyoke ay yun ang yung lyrics. Learning the love of God is the greatest love. Totoo po yun. At kung yun eh, maranasan natin sa buhay natin, tayo na yung pinakamaligayang tao sa mundo. Amen po ba? So, I hope po. Nawala. Ayan. Kaya mga kapatid, tayo po ay nagtatamasa ng dakilang pag-ibig ng Diyos. Kaya patuloy pa ba tayong lalayo? Patuloy pa ba tayong magkakasala? Kaya mga kapatid, patuloy pa ba natin siyang sasaktan sa ating mga ginagawa na hindi kalugod-lugod sa Kanya? Nawa, suklian natin ang pagmamahal sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng tapat na pagsamba sa Kanya at tapat na paglilingkod. Mga kapatid, God loves you so much. God loves us so much. Gawin nating personal. God loves me so much. Pagpalain tayo ng Panginoon at naway patuloy nating maranasan at yumabong pa ang pag-ibig ng Diyos sa ating mga buhay. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Panginoon, sa iyong napakadakilang pag-ibig sa buhay ng bawat sa amin. Nawa, Panginoon, itong pag-ibig mong ito ay mag-umapaw sa amin, maranasan namin, at ganun din masuklian namin ng tapat na pagmamahal, paglilingkod sa iyo, pagsamba sa iyo, Panginoon ng Diyos Lugan. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon. Purihin ka, luwalatiin ka sa umaga ng Lugan. Salamat po. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming mga panalangin. Amen.
Sige po, ang lahat po ng sumapit sa kanilang birthday, nais may ipagpasalamat, narito man o nasa kanilang mga tahanan, ay inanya ko pong tumayo at akin po kayong ipapanalangin. Sige po, tayo po'y manalangin. Panginoon, kinikilala po namin na ikaw po ang life giver, Panginoon Diyos. Thank you, Lord, sa iyong pagbibigay ng buhay at ng panibagong taon sa iyong mga anak na sumapit sa kanilang mga birthday. Pagpalain po sila at patuloy pong bigyan sila ng mahaba pa at maliligayang araw na kanilang buhay at maranasan nila ang iyong dakilang pag-ibig, Panginoon Diyos. At ganoon din, Panginoon, maraming salamat po sa mga anak mo na tinugon mo sa kanilang mga panalangin, gumaling sa karamdaman at iba't ibang dahilan kaya sila nagpapasalamat. Maraming salamat po, and I pronounce blessing upon blessing sa buhay nila at pagpalain mo po sila, Panginoon God, at patuloy nilang maranasan ang iyong dakilang pag-ibig. Thank you, Lord. Ito pong aming mga panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, tayong lahat ay tumayo. Ating awitin ang doxolaya. Binabalik po naming maingat sa iyo lahat ng papuri, paglulati at pagsamba. Salamat po, Panginoon Lord God, sa iyong dakilang pag-ibig. At nawa, Panginoon, ay patuloy na yumaman, yumabong ang pag-ibig mo ito sa aming mga puso, sa aming mga buhay, Panginoon Diyos. At patuloy ka naming masuklian, Panginoon, ng tapat na pagmamahal, paglilingkod, pagsamba, Panginoon Diyos Lord God. At ganyan din sa aming pansamantalang pagwahiwalay, dalangin po namin na ingatan mo po kami, ilayo sa anumang kapahamakan at pagpalain sa panibagong linggong aming lalakaran, Panginoon. Lumakad kami sa liwanag na iyong pag-ibig, Panginoon Diyos. Salamat po, Panginoon, at sa pamagitan ng pagtataas ng kamay ng iyong abang lingkod, ipatanggap mo po sa amin ang iyong mahalagang basbas. Mga kapatid, pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan kayo, paliwanagin nawa ng Panginoon na kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon na kanyang mukha sa inyo. Bigyan kayo ng kapayapaan at kasaganaan ng buhay mula ngayon at magpakailanpaman. Amen. Pagsasaya, magsasaya,
ito ay wala po munang uuwi.